Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for best radio newscast Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw po ngayon ng Martes, Oktubre 26, 2021. At sa ulo ng ating mga balita, yung bilang ng mga naipapanganak o naisisilang na mga sanggol ngayong taong 2021 mas kakaunti kaysa sa dami naman ng mga naitatalang namatay ayon sa PSA. Sa ating COVID-19 update, higit 53,000 active cases sa Pilipinas ngayon, pinakamababa mula noong Hulyo taong 2021. Maraming mga Pilipino ligtas sa naganap na kaguluhan sa bansang Sudan. Pito naman ang patay habang 140 ang bilang ng sugatan sa kilos protesta ng mga mamamayan laban sa militar na nagsagawa ng kudeta. Samantala, ang DNR dumepensa sa pagsusulong ng kaso sa nangangasiwa ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Mga contractors naman ng DPWH project sa Western Visayas kinikikilan ng milyong piso ng scammer na nagpapakilalang taga Malacañang. Sa ating police report, tatlong magkaanak patay matapos saksakin ng padre ni pamilya dahil sa selos sa kanyang asawa. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman. Ako po si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, na mas kakaunti raw ang bilang ng mga naisisilang na sanggol kumpara sa dami naman na mga taong napapaulat na namatay ngayong 2021 kung ikukumpara iyan sa datos naman noong nakalipas na taon base sa preliminary data na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Base sa naturang datos, lumalabas na 703,400 kabataan ang naisilang mula noong Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 981,217 na naisilang sa kaparehong period noong 2020. Ibig sabihin nito, naitala sa unang tatlong quarters ng kasalukuyang taon ang pinakakaunting bilang ng mga naisisilang na sanggol sa nakalipas na 35 taon para sa January hanggang August period. Samantala, mas maraming bilang din ng mga nasawi ang naitala ngayong 2021 kung ikukumpara naman sa kaparehong period noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang August 2021 kasi, nakapagtala ng mahigit 486,000 na mga namatay. Mas marami kung ikukumpara sa 400,000 mahigit na reported mortalities sa kaparehong period noon na mga nakalipas na taon. Sa kabilang dako, kahit mayroong COVID-19 pandemic, iniulat naman ng Philippine Statistics Authority ang mas maraming bilang ng mga nagpapakasal kumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon. Aabot kasi sa 211,247 ang nakapagpakasal mula noong Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan, mas marami kaysa naman sa 147,000 mahigit lang noong 2020. Humigit kumulang 26 million Pilipino na ang fully vaccinated contra COVID-19 ayon yan sa Malacañang. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hanggang noong Oktobre 25 ay kabuang 56,254,529 doses na ng COVID-19 vaccines ang naituturok. Sa naturang bilang, 30,298,860 dito ang first dose habang 25,955,669 naman ang second dose. Kabuang 538,836 doses naman ng COVID-19 ang naiturok sa buong bansa kahapon lamang. Samantala, sa Metro Manila, sinabi ng opisyal na mahigit 17.6 million doses ng COVID-19 vaccines ang naituturok na. Sa ngayon, 95% anya ng mga residente sa Metro Manila ang nabigyan ng first dose habang 85.79% naman ang fully vaccinated. Samantala, ang palasyo ng Malacañang tiwalang hindi naman mangyayari sa Pilipinas ang panibagong surge ng COVID-19 cases sa ibang bansa katulad na lamang ng sa United Kingdom at New Zealand. Alamin ang kabuang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Day, Bombo Jane, at kumpiyansa ang Malhanyang na hindi sasabitin ng Pilipinas ang nangyayari ngayon sa ibang bansa gaya sa United Kingdom at sa New Zealand na panibagong surge o pagtaasa ng kaso ng mga bagong COVID-19 na sinabi ni President Spokesman Harry Roque na ito ay bunsod na rin ng patuloy na pagbabakuna sa Pilipinas at ito ay layunin na maiwasan yung severe COVID cases sa bansa. Ayon kay Roque, ang mahalaga ay hindi maging punuan yung mga ospital, lalo na sa mga severe cases. At naikwento pa niya yung kanyang karanasan ngayon sa US kung saan ay dumadalo siya sa isang event sa United Nations. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Nandito ako sa Amerika ngayon. Normal na po sa Amerika. Ang bukas po ang lahat, pero di pwede pumasok sa enclosed kung walang vaccination card. And that's being strictly enforced po by all New York establishments. Meron nagkaroon lang po ng konting problema kasi sa UN, maraming mga diplomats, no? At medyo pumalag yung ilang mga diplomats at saka mga heads of states. So, ang ginawa nila, honesty system within the UN, no? Pero tayo po, nagpapakita po tayo ng ating vaccert.ph pag tayo po papasok sa UN, no? So makikita nyo po na talagang pagbataas ang vaccination rate, nakakabalik po sa normal na buhay. Now, hindi ko po alam kung ano naging problema ng UK, no? Pero mapapansin nyo po, no, na maski tumaas o tumataas uli ang mga numero ng kaso, hindi naman po na-overwhelm ang mga hospital. Ano pong ibig sabihin yan? The vaccines are working po. Mahawa man, parang ordinaryong sipon o flu ang nangyayari, no? So sa akin po, importante na magpabakuna tayo at saka importante rin po yung ating mask, hugas at iwas. Ang bahagi ng pahayag ni Secretary Harry Roque. Samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, kaninang hapon ay dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa opening ceremony ng Asian Summit na kung saan ang bansang Brunei Darussalam ang host ngayong taon. Pero ito ay sa pamamagitan ng tinatawag na virtual meeting at via Zoom yung naging video attendance ni Pangulong Duterte kasama yung mga heads of state ng 10 miyembro ng ASEAN, Bombo Dave, Bombo Jane. At kabilang nga sa kanina, ang dumadalo itong presidente ng Indonesia ni itong si Joko Widodo at itong mismong host, itong Brunei Darussalam na si Hassanal Bolkiah, ang prinsipe ng Brunei Darussalam. At ganyan din maging yung leader ng Singapore, Malaysia at iba pa. At wala namang naging talumpati pa si Pangulong Duterte kanina sa opening ceremony ng ASEAN Summit na magtatapos sa October 28 o araw ng Biyernes. Bombo Day, Bombo Jane. Bombo Raymond, ano ba may inaasahan pa ba tayo mula kay Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng kahit mga statement lamang kaugnay ng kanilang pagpupulong dyan sa may ASEAN Summit, Bombo Raymond? Tama ka dyan. Dahil inaasahan natin na isusulong ni Pangulong Duterte yung interest ng Pilipinas, particular doon sa issue ng hindi mamatay-matay na usapin ng territorial dispute sa West Philippine Sea. At yung ipinupush niya na magkaroon ng Code of Conduct of Parties, Bombo Day, particular yung sa bansang China, yung ASEAN-China Code of Conduct sa naturang pinag-agawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. At syempre, inaasahan din natin na magkaroon ng mga talakayan kaugnay sa pagkaroon ng patas na access sa bakuna laban sa COVID-19 para yung buong rehiyon ng ASEAN community ay maging bakunado at sama-sama sa pagbagong ika nga at pag-recover mula sa pagkakalugmok ng ating mga ekonomiya, Bombo Dave. Tama ba, Bombo Raymond, para sabihin ko na yung agenda ng ASEAN Summit para sa kasalukuyang taon ay patungkol pa rin sa may COVID-19 situation sa mga bansa na nasasakupan nitong ASEAN region, Bombo Raymond? Tama ka dyan, Bombo Dave. Yan talaga yung mga key issues. Ito yung talagang bahagi ng agenda ng ASEAN Summit, yung pagtugon pa rin sa COVID-19 pandemic at syempre sunod dyan yung issue pa rin ng West Philippine Sea. So yan,
inaasahan natin na iikot yung mga talakayan at posible may mga agreements na lalagdaan at syempre yung isinusulong na ASEAN COVID-19 Response Fund. So mag-ambag-ambagan dyan, tinasaan din natin yung kumbaga partisipasyon ng mga dialogue partners gaya ng US, China, Japan, South Korea, at itong Russia, Bombo Dave. Kaabang-abang pala ito. Anyway, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, handang-handa na ang Metro Manila sakalimang ibaba sa Alert Level 2 ang Alert Level status ng National Capital Region NCR sa mga susunod na linggo. Ayon yan kay MMDA Chairman Binhar Abalos, iginiit ni Abalos na more than ready na ang Metro Manila sa posibleng pag-downgrade ng Alert Level status sa riyong gayong very encouraging na ang COVID-19 numbers dito. Ang malagaan niya sa ngayon ay kapag mag-iikot ka sa mga lugar ay wasto nang nakasuot ng mask ang lahat. Kamakailan lang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng maibaba sa Alert Level 2 ang Alert Level System sa Metro Manila kapag patuloy na bumaba ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw. Pero kinwestiyon ito ng health expert na si Dr. Tony Liachon kasunod na rin ng pagdagsa ng maraming mga tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay na pinangangambahan ng iba na maging super spreader event. Samantala, idinideklara naman na rin ng Okta Research Group na nasa low risk na sa COVID-19 ang buong National Capital Region o NCR. Sinabi ng grupo na ang kanilang findings ay hindi naman daw sumasalamin sa opisyal na posisyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad na lamang ng Department of Health o DOH, ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o itong IATF, gayon din ng mga local government units. Ito ay matapos na sabihin naman ng DOH kahapon na ang buong Pilipinas ay itinuturing na ngayon na nasa low risk para sa COVID-19. Ayon pa sa independent monitoring group na ito, ang positivity rate sa loob ng National Capital Region ay bumaba na sa 6%, habang ang average daily attack rate o ADAR naman ay bumaba na sa 7 bawat 100,000 mga individual. Ang 7-day average naman sa rehiyon ay bumaba na rin sa 901 mula sa dating 1,405. Samantala, bumaba naman sa 35% ang healthcare utilization rate habang ang intensity care unit occupancy rate naman ay naitala sa 46%. Sa record ng Okta Research Group, tanging ang Mandaluyong, San Juan at Valenzuela ang nananatiling nasa moderate risk para sa COVID-19 sa buong rehiyon dahil pa rin sa ADAR na mas mataas sa 10. Ang Valenzuela ay nakapagtala ng pinakamataas na ADAR sa bilang na 11.15. Sinundan ito ng San Juan na mayroong 10.57 at Mandaluyong na mayroong namang 10.50. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nadagdagan pa ng 4,393 ang bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas na sa kasalukuyan ay umakyat na sa mahigit 2.7 million. Hindi pa kasama ang datos mula sa limang laboratorio. Ayon pa sa Department of Health, ang mababang naitalang COVID-19 cases ngayong araw ay dahil yan sa mababang laboratory output noong Linggo, Oktobre 24. Sa 53,642 active cases, 74.8% dito ang mild, 6.7% ang asymptomatic, 5.8% ang severe at 2.4% naman ang nasa critical condition. Ito na ang pinakamababang active cases count magmula nang maitala ang 50,562 noong buwan ng Hulyo o Hulyo 22. Samantala, ang total recoveries naman ay umakyat na sa 2,669,953 matapos na 8,470 pa mga pasyente ang gumaling sa sakit. Ang bilang ng mga nasawi ay lumagpas naman sa 42,000 mark matapos na 135 pa ang nasawi, dahilan para umakyat ang death toll sa 42,077.
Inaasahan ng National Task Force Against COVID-19 o NTF na mababakunahan kontra COVID-19 ang nasa 12.7 million na mga adolescents na edad 12 hanggang 17 pagsapit ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., target nilang tapusin ang pagbabakuna sa mga menor de edad na mayroong mga comorbidities pagsapit ng buwan ng Disyembre para maprotektahan sila laban sa severe infection. Sa ngayon, kabuuan ang 9,928 na mga menor de edad na mayroong comorbidities ang bakunado kontra COVID-19. Nauna nang sinabi ng National Task Force Against COVID-19 na kailangan na kumuha muna ng clearance sa kanilang mga doktor ang mga batang magpapabakuna kontra COVID-19. Obligado rin ang mga ito na magbigay ng kanilang consent at assent bago pa man mabakunahan laban sa nasabing respiratory disease. Samantala, base naman sa latest data ng National Task Force Against COVID-19, natukoy na aabot na sa 55 million doses ang naiturok ng pamahalaan. Sa naturang bilang, mahigit 29 million dito ang nagamit para sa first dose, habang mahigit 25 million naman ang para sa second dose. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maraming Pinoy ang ligtas sa nagaganap na kaguluhan sa bansang Sudan. 7 na ang patay, 140 ang sugatan sa protesta ng mamamayan laban sa militar na nagsagawa ng kudita. At ngayon, may panayam si Bombo Elmar Acol sa isa sa mga Pinoy doon sa Sudan. Kami po ay talagang nagagalak din, hindi nakalain na talagang sa pinakamalayong lugar na Sudan ay marami ring mga Filipino. By the way, ilan sa pagtaya nyo unang-una, ilan ang mga Filipino natin dyan sa Sudan? More or less, at least estimate, Attorney Christina, ma'am? Nung pong dumating ako dito noong 2016 at malakas pa po yung kasamahan ng mga Pilipino, parang sinasabi po nila around 7,000 po ang mga Pinoy. Kaya lang po nung may revolusyon noong 2019, parang madami pong umuwi at nawalan ng trabaho din dahil umuwi yung kanilang mga employers sa kanilang mga bansa. So parang siguro nabawasan po yung number, tapos nung nagka-COVID din, marami na rin pong umuwi. So, pero alam ko po, by now, siguro thousands pa rin po ang Pinoy na nandito sa bansang Sudan. Wow. At Orly, usually, anong trabaho ba dyan sa Sudan, mga Filipino natin? Yung mga Filipinos, usually po yung nasa bahay, yung mga iba po mga engineers ng mga kumpanya din po, tapos kami po nasa education sector po kami. So, doon po kami nag-work. Ganun po yung mga works dito. Okay. Technical and professional din naman po. Okay. Mula nang pumutok itong nangyaring kudita at bumagsak ang gobyerno ng Sudan, ito nakalipas na araw, kumusta ang naobserba nyo po ngayon dyan? Lalo yung mga trabaho po ng ating mga kababayan, mga Filipino, Attorney Christina, ma'am? Bali po, kahapon lang po kasi yung nag-umpisa. Mm-hmm. Bago mag 5 a.m., sinara po nila yung internet connection, sinara po nila lahat yung mode of communication. So, at a loss po kaming lahat. On our part naman po, papunta na po kami sa work nung sinabihan kami ng guard na, no, you cannot go because Sudan is not good. Tapos hindi namin masyadong maintindihan dahil nagsasalita po siya ng Arabic. Although, in-explain po sa amin na lahat ng roads ay closed, may mga barricades, ganyan, dahil ayaw po nilang may mobility. Tapos, eventually, nung nagbukas na po yung connection, mga hapon na po yun, so parang more than 5 hours na walang internet connection, walang mobile connection, hindi po namin nakokontak yung isa't isa. Nung okay na po yung mode of communication, nalaman po namin na natapol na ang government, so they were able to get the power, the military was able to get the power from the prime minister. So parang ganun po yung nangyari. And then so far, since in-advise po kami na stay at home, ang alam po namin, nagko-communicate lang po kami sa mga kapo naming mga Pilipino na nasa bahay din po. So far naman po, safe kami. Ang parang magiging unsafe lang po if you are in the place where the protest is. And sa ngayon, ang protest po ay nasa area ng palace. Attorney, good to hear na bumalik ng communication. When you say mga protest, ito mga anti-coup plotters, o ito yung mga nagpuprotesta laban dito sa military junta o sa mga militar na nagsagawa ng kudita? Ganun po ba, Attorney Christina? Opo. Sila po yung mga civilian na gusto po na maging civilian ang leaders at hindi po mga military.
ang gusto po nila is democratic ang kanilang society led by the civilian people themselves, not by the military po. Okay. Yung latest naming information ay ilan na rin ang mga fatalities at magit 80 na ang sugatan, ano, sa nangyaring kaguluhan dyan. Anong abiso sa atin dyan ng ating imbahada? I understand yung embassy natin parang magagaling peta sa Egypt, ganun ba? O sa Khartoum, meron din dyan yung sentro ng Sudan, Mang Christina? Dito po sa Khartoum, we have our consulate. Ayan o, consulate. By an honorary consul na hindi po Pilipino. Pero ang ating embassy po sa Cairo, sa Egypt, ay nagbigay na po ng abiso sa lahat po ng mga Pilipino na huwag po munang lumabas, na mag-stay lang po muna sa bahay dahil hindi pa po safe ang mga roads at sa labas po. So far, nagbigay po sila ng ganon, and then sabi nila mag-reach out kami sa number. Nagbigay po sila ng contact number kung sino po na ang pwede naming tawagan, ay contact kung kailangan po. So far, walang utos sa inyo dyan for evacuation o kaya naman ay voluntary evacuation o kaya man repatriation dyan? Attorney Christina, ma'am? So far po, for repatriation, wala po pong advice. But just like in 2019, for your own safety, mag-prepare ka lang naman on your own. Kasi nung 2019, pinag-prepare din po kami nung may revolution din na ganito. And then for evacuation, I don't know if it's possible for now since they closed the airports as well. So yung international airport po ay sarado. Hindi po namin alam po kailan nila bubuksan. Pero so far kami po may mga Pilipino po tayo, mga kababayan po tayo na hindi pa makontak ng kanilang mga pamilya. Wala pa po kaming naririnig na involved na Filipinos doon sa fatalities at involved na Filipino doon sa protest. Karamihan po ay Sudanese. Siguro hindi lang po makontak kasi yung gamit po siguro na mobile subscriber ay yung MTN or Sudani. Yung nakokontak po sa ngayon is yung Zain, na on and off naman yung signal. Pero minsan may pumapasok na signal, minsan wala. At yung sa internet din po, ang pwede rin po na connection for internet ay yung mga may fiber lang po, yung mga 3G at 4G. Hindi po pwede. Kami po ay nag-abala na nag-aalala na tayo, na bahala din talaga no sa sitwasyon diyan sa Sudan, sapagkat we understand na maraming mga Filipino din diyan. By the way, we're just curious, ano, paano malalarawan, matagal ka na rin po kayo diyan with your family, attorney, ang isang Sudan po na bansa, ito ba ay mas maunlad pa sa Pilipinas o mas maunlad ang Pilipinas, o anong bansa may tuturing niyo mahihantulad sa mga ating mga syudad sa Pilipinas, attorney? Physically, I would say na mas marami tayong mga infrastructures. But also, if I would look into the interpersonal relationship of people here, para din po sa atin, malambing tayo sa tao. Mababait po yung mga tao dito. They are very accepting sa mga foreigners, kagaya din po sa atin dyan. Pero in terms of infrastructures, I would say na mas marami po tayong mga companies dyan, marami tayong mga buildings, ganon. Dito po, marami din pong mga malalaking bahay, malalaking mga buildings, but not as much as what we have in Manila. Okay. Attorney, balikan ko yung issue dyan sa nangyaring kudita. Ang namumuno ngayon na military junta, yung mga leader ng militar na nakipag-aliansa ngayon, ano, sa civil government, dati ngayon, sila nang namumuno ngayon. Wala bang mga so far, mga pahayag dyan sa civilian, dyan sa mga mamamayan po? Anong dapat na gawin nyo po dyan, ma'am, so far? Ano yung mga ipinapahayag nila dyan na mga mensahe nila? For yung mga civilian po, they are already out to protest. Pero for us foreigners, we as much as possible, we just want to wait and see what's happening. Kasi mahirap pong mag-meddle with our political situation. And so far, hindi naman nila kami kinatouch. So I don't know if I was able to answer your question. But yeah, ganun po. And then Mr. Borhan, yung pong namumuno sa military for now, nagbigay na rin po siya ng statement, but it's also in Arabic. So Arabic pa lang salita dyan, ano? May mga impormasyon na yung kanilang prime minister, yung kanilang mga cabinet members at iba pang mga top leaders ay ikinulong, ano, inaresto
ng mga military junta, ng militar dyan. So anong mga impormasyon pang natanggap nyo dyan, Attorney? Wala na po kaming natanggap na iba aside from that. Some would say they are under home arrest, house arrest. Aside from that information, wala na rin po kaming ibang nalalaman. Yun po. Ang medyo mas mahirap din mag-comment about their government for now, especially that we are here. Alam ko din naman na hindi siguro man naman nila makikita ito, but yeah. We understand po. Okay, Attorney, baka may mensahe ka sa mga kababayan din sa Pilipinas at yung mga kamag-anak ha, na maraming mga Pilipino dyan sa bansang Sudan. Go ahead po, Attorney Christina. Yes, maraming salamat po, Mr. Elmar. Yung gusto ko lang pong sabihin na so far po, huwag po kayong masyadong mag-alala dun sa mga kababayan natin dito sa bansang Sudan dahil wala pa po kaming naririnig na involved na mga Pinoy sa kaguluhan. And then usually po, lalo na yung mga nandito na ng matagal, alam po namin na pagka wala ka po doon sa lugar ng protesta, pag nasa bahay ka lang, wala po talaga ding mangyayari na masama sa inyo. Yun naman po, usually din naman po hindi nila ini-involve ang mga foreigners sa kanilang kaguluhan kasi alam nila na it's between the military and the civilian. So tayo namang Pinoy ay na-identify tayo by color. Alam nila na hindi nila tayo kalahi. So usually, hindi hinahayaan na lang po tayo. Attorney Chris, what about to the Philippine government? Baka may mga minsayari kayo sa mga official para sa ating mga kababayan dyan. At least ano, yung inyong sitwasyon dyan, ma'am? Yeah, I think medyo proactive naman po ang ating Egypt embassy in giving an advisory through their Facebook. And then kahapon po, they tried to contact yung mga Filipinos na nandito. At yung isa pong friend namin was able to talk to them dahil siya lang po ang nakokontakt during that time na kinokontakt po na nila ang mga tao dito. At nagpapasalamat po kami doon dahil kahit pa paano, medyo malayo ang Egypt sa Sudan. Try po nilang mag-reach out. And I think until now, they are still looking into anong pwede nilang gawin in case. So I think for now they are looking at how they will help the people as well. So we are so thankful for that. Na alam nila na we are still a part of the country and we are still a part of, and we are still their members that they have to look at the present. Okay, Attorney, batiin niyo po yung probinsya niyo po, ano, sa inyong salita, ano, at least malaman po kayo diyan na nandiyan po kayo. Go ahead po, Attorney. Nag-Ilocano po kami sa Mountain Province, Dagiti Kailian Me nga taga Mountain Province. Okay kami matitoy, pati dagi dadong mga Kailian tayo from Baguio, Benguet nga amumi dito ay nakasarita mian, kat mayat namat kano. So hang kayo pa'y agdanag, iti condition mi dito'y. Maraming salamat po. Salamat din po at saka kumusta kay sa inyo pong asawa dyan, kay sa mister nyo po, kay Sir Darwin. Maraming pong salamat, Attorney Christina Balugang. Direkta po yan sa Bansang Sudan at God bless po sa inyo. Ingat po kayo yung pamilya dyan. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po. So yan na Bombo Jen, ano? Bombo din, mga ating exclusive interview. Direkta po yan sa Sudan, ano? At least narinig natin yung sitwasyon para sa ating mga libo-libong kababayan. Lahat po may krisis po nangyayari ngayon sa naturang bansa. Back to you, Bombo Dave. Samantala, abangan mamaya, kukuha tayo ng karagdagang update sa kasalang naganap sa pagitan ni Princess Mako at ng kanyang commoner na boyfriend mula sa ating correspondent sa Japan. Ang detalye, susunod na. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita,
Mga kabombo at ka-Star Nation, nakahanda namang depensahan ng Department of Transportation o DOTR ang proposal nilang itaas na sa 100% ang passenger capacity ng mga public utility vehicles o PUVs dito sa Metro Manila. Sa isang statement, sinabi ng DOTR na ang National Capital Region ang siyang ideal place kung saan dapat isagawa ang proposal nilang ito, gayong 81.4% ng populasyon ay fully vaccinated na kontra COVID-19. Bukod dito, well-ventilated din nila ang mga public utility jeepneys at buses na nag-ooperate dito sa Metro Manila. Noong Lunes nang sinabi ng Department of Transportation sa pagdinig naman ng mataas na kapulungan ng Kongreso na hihilingin nila sa IATF na payagan ng itaas ang carrying capacity ng mga PUVs mula sa 50% hanggang sa 100%. Ayon pa sa DOTR, ang Metro Manila ay kasalukuyang nasa ilalim na ng Alert Level 3 na nagpapahintulot naman sa mas marami pang mga negosyo na makapagbukas at mas marami pang mga tao na makalabas ng bahay dahilan kung bakit mayroong mataas na demand nila para sa mga pampublikong sasakyan. Inirekomenda naman ng transport group na transportasyon at operator sa Pilipinas na ibigay na ng direkta ang fuel subsidy sa mga chopper sa halip na idaan pa sa mga operators. Ayon kay LTOP National President Orlando Marquez, ang inaprubahang subsidy ng mga economic managers kahapon ay dapat ng direktang ibigay sa mga drivers ng mga pampublikong sasakyan para matiyak na talagang magagamit ang ito sa mga PUVs. Nangangamba ang grupo na baka hindi naman mapunta sa mga chopper mismo ang ayudang ito ng pamahalaan, kundi sa mga pribadong sasakyan lamang din ng mga operators. Kahapon inaprubahan ng economic managers ng Duterte administration na ang 1 billion pesos allocation na ibibigay sa LTFRB na gagamitin naman bilang cash grant sa mga PUV drivers. Ang halagang ito ay inaasahan na sasapat para sa 178,000 PUV drivers para sa nalalabing mga buwan ng kasalukuyang taon. Ipapamahagi ito sa pamamagitan ng sistemang na-establish na sa ilalim ng Pantawid Pasada Program. Hinimok naman ng grupo ng mga mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya ang pamahalaan na obligahin ang mga oil companies na isapubliko ang proseso ng domestic oil pricing sa harap pa rin ng serye ng mga oil price hikes. Ayon kay Fernando Hicap, ang National Chairperson ng Pamalakaya, salig sa transparency at best interest ng publiko ang hamon nilang ito sa Duterte administration para malaman ang proseso sa pagtukoy ng presyo ng langis at kung mayroon nga bang manipulasyon pagdating sa presyuhan. Ayon kay Hicap, dapat maglabas ang pamahalaan ng executive order patungkol dito at magpataw na rin ng price cap sa lahat ng mga produktong petrolyo. Nauna nang sinabi ng Pamalakaya na ang cost of production para sa mga maliliit na mangingisda ay sumirit sa 180 pesos kada fishing operations o kabuang 720 pesos na karagdagang fuel cost para naman sa isang linggo na apat na fishing trips. Bilang resulta, ang average income ng mga maliliit na mangingisda ay bumagsak na sa 120 pesos na lamang mula sa dating 300 pesos pa sa kada pagpunta sa laot dahil sa serye ng mga oil price hikes kamakailan. Hinamon ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Interagency Task Force na kasuhan ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources o DNR kasunod ng pagdagsa ng maraming tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Bagamat ang Manila Bay ay matatagpuan sa kanilang lungsod, sinabi ni Moreno na ang jurisdiction sa Dolomite Beach ay nasa DNR dahil na rin sa ongoing rehabilitation project ng kagawaran sa lugar. Iginit ng alkalde na dapat na susunod ang due diligence lalo na sa mga event katulad na ito, tulad ng overcrowding sa Dolomite Beach na maaaring magsilbing super spreader sa harap ng pandemya. Patutsada pa ni Moreno, pinapahirapan ang taong bayan pero ang unang naglalabag sa mga healthy and safety protocols ay ang mga nasa national government din naman. Noong Linggo na paulat na aabot sa mayigit 4,000 individual ang nagtungo sa Dolomite Beach. Sa kaugnay na balita, ang DENR abay dumipensa sa pagsusulong ng kaso sa nangangasiwa ng Dolomite Beach doon pa rin sa bahagi ng Manila Bay. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Dennis Hamito. Mabilis na dumipensa ang Department of Environment and Natural Resources sa isyung legal ukol sa umano'y kapabayaan ang kanilang panig sa pagdami ng mga tao sa Dolomite Beach sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones,
Kahit pinapayagan nila ang mga tao sa nasabing bahagi ng Baywalk, lagi naman nilang ipinapaalala para mapanatili pa rin ang minimum health protocol at hindi pinapayagan ang ganong siksikan ng mga tao. May mga pagkakataon naman na nagkakaroon talaga ng siksikan ngunit hindi pa ito saklaw ng area kung saan ay minamando ng kanilang mga tauhan. Ibig sabihin, ito yung mga nagtutungo pa, buhos pa lamang ng mga tao, Bombo Dave, Bombo Jane. At pagka pumasok naman na dito sa area ng Dolomite Beach ay pinaghihiwa-hiwalay ng kanila umano mga tauhan na nakadeploy sa naturang lugar upang manatili pa rin ang physical distancing. Kung may magkakadikit man, ito umano ay marahil magkakamag-anak at magkakasama sa isang sasakyan kaya sila ang magkakasama sa pamamasyal sa nasabing parte ng Dolomite area. Pero ang mga nasa labas umano ay kinakailangan na dagdagan pa ng presensya ng iba pang magbabantay, force multiplier, kung sakasakalik upang matiyak na hindi magkakaroon ng siksika ng mga tao. Hindi rin naman nagmula sa DNRA niya ang paghikayat sa mga kabataan na pumasyal sa naturang lugar dahil malinaw naman sa IATF rules na bawal talagang lumabas sa mga batang may edad 11 pababa. Una nga rito ay umani ng matinding kritisismo hindi lamang ang pagdami ng tao kundi maging ang hindi raw makatwiran na mga pagdadahilan ng ilang opisyal ng DNR kaugnay sa pagbuhos ng tao sa Dolomite Beach. Para sa ilang grupo ng mga manggagamot at mga health personnel, hindi dapat makalimutan ng tao na nasa ilalim pa rin tayo ng COVID-19 pandemic at hindi pa maaari ang mga super spreader events na kahalintulad nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang balitang iyan ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Samantala, kinwestiyon naman ni dating Pandemic Response at Task Force Advisor Dr. Tony Liachon ang sinabi ng Department of Health na posibleng sa mga susunod na linggo ay maaari nang ilagay sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Sa isang tweet, tinanong ni Liachon kung paano magagawang ma-downgrade ang Alert Level status sa Metro Manila ngayong mayroong pagtitipon-tipon na maraming mga tao sa Dolomite Beach sa Manila Bay. Mula nang binuksan ulit ito sa publiko noong Oktobre 16, nauna nang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakikita nilang maibaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila kapag magtuloy-tuloy ang pagbaba ng naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Pero sa mga nakalipas na araw, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal sa mass gathering, ilang libong katao ang bumisita sa kontrobersyal na white sand area ng Manila Bay. Ayon pa ka Department of Environment and Natural Resources USEC Jonas Liones, noon lamang araw ng Sabado, Oktobre 23, sa mahigit 50,000 katao ang bumisita sa Dolomite Beach. Nangangambang ilang eksperto na magsilbing super spreader event ang pagdagsa ng maraming tao sa naturang lugar sa harap ng pandemya. Sa iba pa mga balita, isinailalim na sa inspeksyon ng team ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos ang Manila North Cemetery na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Layunin umano nitong makita ang ginagawang hakbang ng pamunuan ng sementeryo at ng mga pulis na nakatalaga sa naturang lugar. Bilin ng MMDA Chairman, mahalaga pa rin masunod ang mga patakaran sa ilalim ng guidelines ng Alert Level 3 bunsod ng COVID-19. Inuna lamang ngayong araw ang Manila North Cemetery dahil ito ang pinakamalaking sementeryo sa bansa habang isusunod naman sa isasagawang inspeksyon ang iba pang mga himlayan sa Kalakhanga, Maynila. Ang resulta naman ng imbestigasyon ng Ombudsman sa Department of Health kaugnay ng kanilang pagkukulang sa mga health workers sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, posibleng ilabas sa loob ng isang buwan. May pag-uulat si Bombo Gerald Ule. Halos tapos na raw ang imbestigasyon na isinasagawa ng Ombudsman kaugnay pa rin sa sinasabing naging kapabayaan ng Department of Health sa mga healthcare workers sa kasagsagan ng pagtama ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa bansa noong nakaraang taon. Ayon kay Ombudsman Samuel Martirez, kabilang sa kanilang tinatapos na imbestigahan ang naantalang bayad sa mga namatay na healthcare workers, maging ang nangtalang pagbili ng mga personal protective equipments o PPEs. Kabilang pa sa mga inimbestigahan din ng Ombudsman ang 100,000 test kits na binili ng Department of Health
umano'y kakulangan at irregularidad ng DOH na naging dahilan ng pagkamatay ng mga medical workers, naging paglobo ng mga namatay at nahawaan ng COVID-19 na mga medical frontliners, at ang nakakalito at delayed na reporting ng mga namatay at kumpirmadong positibo sa COVID-19. Sa pagtaya ni Martires, mailalabas nila ang resulta ng investigasyon sa loob ng isang buwan, at ito nga ay sinimulan noong buwan ng Hunyo noong nakaraang taon. Maliban dito, sinabi ng ombudsman na iniimbestigan pa rin nila ang paglipat ng Department of Health ng 42 billion pesos na pandemic response funds sa Department of Budget and Management Procurement Service. Kung maalala, ang naturang issue rin ang dahilan ng isinasagawang investigasyon ng Senado at House of Representatives. Una rito noong nakaraang taon, 5 mataas na opisyal ng Department of Health ang sinuspindina ng ombudsman dahil umano sa delayed na pagre-release ng kagawaran sa benepisyo ng mga healthcare workers sa kalagitnaan pa rin ng COVID-19 pandemic. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Personal na nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ang negosyante na si Jake Huson para ireklamo ng kasong libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act ang talent manager na si Annabel Rama. Kasama ni Huson sa paghahain ng naturang reklamo ang kanyang abogado na si Attorney Larry Gadon. Sa reklamo nito noong Oktobre 20 ay nag-post sa kanyang social media account, Instagram, si Rama ng mga mapanirang payag laban sa kanya, personalidad at karangalan. Gigit pa nito, malisyoso ang mga payag ni Rama at mapang-insulto sa kanyang pagkatao para siraan ang kanyang reputasyon sa publiko. Wala anyang katotohanan ang payag ni Rama at ang mga ito ay pawang mga espekulasyon lamang. Layon lamang anya na naturang talent manager na iuraka ng kanyang pagkatao sa gitna pa naman ng kanyang pagtakbo bilang opisyal ng gobyerno. Paalala ng NBI sa publiko, maging maingat sa mga binibitawang payag sa social media, lalo pat may kaabkibat itong kaparusahan gaya ng kulong at multa. Sa mga sandaling ito, dumako naman tayo sa bansang Japan para kumuha ng mga karagdagang update hinggil dito sa kasala ni na Princess Mako at ng kanyang fiancé na isang commoner. Nasa kabilang linya, si Bombo International na correspondent, si Bombo Lea Bartikin. Yes, kumbawa Bombo Dave at Bombo Jane at sa ating mga kabombo at mga ka-star nations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mainit at naglalagablab na puso ang pagbati ko sa inyo dyan, lalo na sa malamig na gabi dito sa Japan. Ang temperatura namin sa ngayon, Bombo Dave, ay nasa 14 no, na sentigrado siguro ang lamig namin dito ngayon. Kaya naman sa araw na ito, naghari nga ang pag-ibig, Bombo Dave at Bombo Jane, dahil talaga nga namang nasunod ang puso ni Princess Mako at ni Kay Kumuro, ano, at hinamak nga nila ang lahat upang magpakasal sa araw na ito. Nangibabaw ngayon ang mensahe nila ng bagong kasal na si Princess Mako at Kay Kumuro matapos ang opisyal nilang pag-iisang dibdib sa araw na ito. Simple at payak lamang ang nangyaring kasalan, kung saan pumunta lamang ang dalawa sa isang local marriage registry sa Yokohama at pumirma sa kanilang marriage contract. Walang mga seremonyas, walang kainan, at wala man lang nangyaring reception, ano. Pagkatapos nito ay opisyal na nga na naging Mrs. Mako Kumuro ang dating prinsesa, at tinalikuran na niya ang lahat upang makasama ang kanyang kinapupusuan na si Kay Kumuro. Pagkatapos ng pirmahan ng mga dokumento ay umalis na nga sa palasyo ang dating prinsesa kasama ang kanyang kabiyak. At nagbigyan naman nila ang bagong kasal ang publiko, ano, sa kanilang huling press conference kung saan ipinagsigawan nga ng dalawa ang kanilang mga pananaw sa isa't isa. Sinabi ng dating prinsesa na humihingi ito ng paumanhin sa lahat ng mga naabala ng kanilang pag-iibigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kasalang ito ay isang necessary choice para sa kanila dahil wala nang iba pang papalit pa sa kanyang kabiyak na si Kay Kumuro. Mariin din naman ang pamahayag ni Kay Kumuro, no, na mahal niya talaga ang prinsesa at ito ang nais niyang makasama sa buong buhay niya.
At sa kabila nito ay buhos pa rin naman ang samot-saring protesta laban sa pag-iisang dibdib nitong dalawa. Ngunit kahit na ano pa man ang sabihin ng iba para sa buong sa bagong kasal or para sa buong mundo, ano, ay nakita nga natin ang tunay na pag-iibigan sa araw na ito. At nanalo ang kasalan nila at para sa kanilang dalawa, panalo pa rin ang pag-ibig sa araw na ito. Bombo Jane at Bombo Dave. Bombo Leia, no? During the press conference, nabanggit ba ng dating prinsesa kung ano ang nakita niya sa kanyang boyfriend, kung bakit nagdesisyon ito na pakasalan at iwan ang kanyang responsibilidad? During sa press conference nila kanina, no, Bombo Jane, ay ang mariin lamang niyang ibinanggit ay wala na daw talagang makakapalit pa nitong si Keiko Moro para sa kanya. Kaya importante para sa kanya ang kasalang ito kahit pa man kung ano pa ang mga napagdaanan na nila at alam na niya ang lahat ng pagkatao ng taong ito ay bukal pa rin sa kanyang kalooban na magpakasal dito. At sana nga daw ay susuporta na lang ang mga tao sa paligid nila at lalo na yung mga pumoprotesta, nagpoprotesta pa rin dito. Bombo Leia, si Bombo Davito, kanina ba doon sa kanilang press conference, ayoko naman maging spoiler sa magandang balita hinggil sa pag-iibigan ng dalawang ito, ano, Bombo Leia, pero nabanggit ba ng nitong si Keiko Moro kung yung patungkol naman sa money scandal na kinakasangkutan ng kanyang ina at ano yung tugon naman dito ni Princess Mako, Bombo Leia? Yes, nabanggit nga yan, no, ni Keiko Moro at sinabi nga niya na itong mga pasaringan, mga sinasabi nga tungkol sa kanyang ina ay hindi naging hadlang, ano, sa pag-iibigan pa rin nila dahil nga ang nangingibabaw sa kanya ay ang kanyang matinding pag-ibig dito sa prinsesang ito. At kahit na nga meron ito at inamin niya, no, na totoo namang meron itong iskandalo, bahagi ang kanyang ina, ay nasa siguro nakaraan na ito at ngayon ay ready na sila para sa kanilang buhay na magkasama bilang mag-asawa. One last question na lamang, Bombo Leia, kanina na ipakita mo sa ating video sa ating Facebook Live, yung parang pamamaalam ni Princess Mako sa kanya mga kaanak at sa kanyang mas batang kapatid, Bombo Leia, kamusta yung kabuuan ng huling pagtatakbo nilang magkakaamag-anak, Bombo Leia? Yes, masasabi nga natin, ano, kahit na sa mga videos lamang nito dahil nga ito na ang huli nilang siguro pagkikita o bilang isang membro, no, ng imperial dito sa Japan ay naging emosyonal itong pamilya ng prinsesa sa kanilang huling pagtatagpo, ano, sa katunayan nga nakita natin na niyakap pa siya ng kanyang kapatid. Itong pagyakap na ito, Bombo Dave, ay minsan lang makikita sa mga royal bloods, ano, hindi sila talaga nagpapakita ng kanilang mga emosyon or mga tagi na mga gestures, ano, pero itong gesture na ito ay isang malaking pahiwatig, ano, sa prinsesa na kahit man malayo na siya at mag-aasawa na siya ay nandun pa rin ang kanyang pamilya at susuporta pa rin para sa kanya. Naku, magiging kabahagi ka na rin talaga ng kasaysayan, Bombo Leia, sa lalong-lalo na sa pag-iibigan ng prinsesa at ng isang commoner, Bombo Leia. With that, maraming salamat sa iyong report, Bombo Leia. Yes, maraming salamat din, Bombo Dave at Bombo Jane. At mula po rito sa Japan para sa Bombo Network News, ito po si Samurai Bombo Leia de los Santos Bartikin, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo! Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 6:48 na ng gabi. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts. Dagdag pang mga balita, bilang naman ng mga bumabiyahing newly overhauled LRVs sa MRT3, umakyat na sa 32 bagong mga FFU sleepers naman sa MRT3 depo, 100% nang naikabit. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Analiso Birano.
Umakyat na sa 32 ang bilang ng mga bumabiyaheng newly overhauled light rail vehicles sa linya ng MRT3. Ito'y matapos ma-deploy ang mga ito sa main line. Siniguro ng pamunuan ng MRT3 na dumaan sa masusing quality at speed test upang masigurong ligtas patakbuhin ang mga bagong overhauled light rail vehicles na ngayon ay nakakapagserbisyo na ng mga pasahero. Ang general overhauling ng mga bagon ng MRT3 ay bahagi ng malawakan at komprehensibong rehabilitasyon ng linya sa tulong ng maintenance provider nito na Sumitomo MHITASP. Nananatili ring nasa 30% ang passenger capacity ng mga tren na may katumbas na 124 na pasahero kada train car o bagon o 372 na pasahero kada train set. Upang mapanatiling ligtas ang biyahe ng mga pasahero, mahigpit din ang pagpapatupad ng health and safety protocols. Samantala, naikabit na ng pamunuan ng MRT3 ang nasa 573 piraso na mga bagong fiber reinforced foam urethane o FFU sleepers sa depo na ginagamit pang suporta sa bahagi ng tracks na may kailangan nito. Pinalitan ng newly installed FFU sleepers ang mga luma ng wooden sleepers sa depo tracks na naging sanhi noon ng lubusang pagkatagtag ng mga tren, bagay na nakapagdudulot ng problema sa mga sensitibong piyesa nito. Ang mga FFU sleepers na ginagamit pang suporta ng mga switches, turnouts at crossings ay gawa sa synthetic material kaya't mas matagal ang lifespan at less prone din sa weathering. Matatandaang nakumpleto na rin ng pamunuan ang rehabilitasyon ng mainline tracks noong nakaraang Holy Week maintenance shutdown matapos mapalitan ang mga natitirang turnouts sa linya. Sa pagkakakumpleto ng FFU sleepers sa installation sa depo tracks, mas matitiyak ang swabbing operasyon ng mga tren mula mainline hanggang sa depo nito. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Sa mga nais na mga maka-experience ng masarap na simoy ng hangin at ang malamig na temperatura, yung Baguio City abay muling binuksan sa mga fully vaccinated ng mga turista. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Baguio. Muling binuksan ang Baguio City sa mga turista, particular sa mga fully vaccinated na mga turista. Gayunman, hindi kasali ang mga papayagan na ang mga manggagaling sa lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine, Level 4 at Level 5. Ayon sa alkalde ng lungsod, bahagi ito ng hakbang ng lokal na pamahalaan para mabuhay muli ang ekonomiya ng Baguio, kung saan isa ang tourism industry sa pinagkukunan nito ng malaking revenue. Aniya, 2,000 lamang na individual registrations ang papayagan sa ngayon at magbabase ito sa Electronic Travel Authorization o ETA Reservation System. Maalalang isinara muli ang City of Pines sa mga turista o non-essential travel noong buwan ng Agosto dahil sa presensya ng Delta variant at pagtaas ng kaso ng COVID-19. Batay sa bagong alituntunin na inilabas ng Baguio LGU, dapat na 2 linggo ang lumipas mula sa vaccination date ng turista bago ito makwalipika na bumisita dito sa lungsod. Kinakailangan lamang ng turista na gumawa ng account sa visita.baguio.gov.ph, samahan ito ng valid ID at ilagay sa account ang schedule ng pagbisita at least 1 araw bago ang biyahe. Sa mga fully vaccinated na turista na nasa legal na edad ay kailangang i-upload at dalhin ang vaccination card o ang kanilang vaccination certificate. Gayunman sa mga hindi bakunado o partially vaccinated na 12 to 17 years old, kailangang magpakita sila ng negative result ng antigen o RT-PCR test na isinagawa sa loob ng 72 oras bago ang kanilang pagdating sa lungsod o kaya ay sa health screening sa city triage. Magdedepende naman sa desisyon na ng magulang o adult guardian kung isa sa ilalim sa testing ang mga edad 11 pababa at gaya ng dati mula sa border checkpoint, dadalhin ang mga turista sa city triage para sa health screening at verification ng QTP at mga dokumento. Ipinapaalala sa mga turista na mahigpit at palaging sumunod sa mga minimum health and safety protocols at sa mga batas at ordinansa ng lungsod at ipinapayo na rin sa mga turista ang kanilang pag-check-in lamang sa mga accommodation establishments na nakatala sa Baguio Visita at pumasok sa
sa mga business establishments na may safety seal mula sa city government. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ng Baguio LGU ang posibilidad na pagdagsa ng maraming turista sa mga araw sa darating na araw ng Sabado at Linggo, lalo na at papalapit na ang araw ng Pasko. At yan nga ang huling balita mula dito sa Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Bridget Marcasi, para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number one dito sa City of Pines, Basta Radio. Bombo Bridget, kasi kung tutuusin, napakarami na rin ng mga naitatalang mga fully vaccinated na mga individual dito lamang sa Metro Manila. Pero kamusta naman yung paghahanda na ginagawa ng Baguio City pagdating dyan sa kanilang traffic rules o yung pagdating sa daloy ng trapiko, kung inaasahan nga nilang dadagsa talaga yung maraming mga fully vaccinated ng individual dyan sa Baguio? Bombo Bridget. Kung ang pinag-uusapan ay ang traffic rules at meron namang hinanda ang Baguio City Police Office na contingency plan na yun ang sinusunod nila para sa pagpapatupad ng mga trapiko at pag-check sa mga dokumento ng mga aakyat dito sa siyudad ng Baguio at ganun na rin para maipasigurado na malimitahan hanggang 2,000 individual lamang ang aakyat sa Baguio sa isang araw, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bridget. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, tatlo namang magkaanak kapatay matapos saksakin ng kanilang padre de pamilya dahil daw sa selos sa asawa. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Dagupan. Isang nakikita ang ugat ng pananaksak sa isang padre de pamilya sa kanyang asawa, anak at biyanan sa lungsod ng Urdaneta. Ayon kay Police Major Roel Albano, ang Chief of Police ng Urdaneta PNP, na naaresto ang isang 58-anyos na ama na nakilalang si Ismael Marorumsar na matapos itong pagsasaksakin gamit ang kitchen knife ng kanyang mag-anak. Ayon ni Albano na may isang residente ang tumawag sa kanilang himpilan ukol sa umano'y nangyayaring away sa naturang lugar kung saan nirespondihan ito ng kanilang kapulisan. Sa kanilang investigasyon ay pasado alauna 30 ng madaling araw ng pinagilan ng kanyang asawang biktima na si Judina La Peña, isang kanyang asawa at sospek na nagamok, ngunit sa halip ay tumigil ito at sinaksak nito ang kanyang asawa. Inumukan naman na awati ng biyanan nito na si Josepina La Peña na isang senior citizen at ang kanyang anak na si Umayra na 13 taong gulang, ngunit pinagsasaksak niya rin ito. Nasa kustodiya na rin ng Urdaneta PNP ang suspect at makaharap sa kasong frustrated parricide. Nag-aawat sila madaling araw kanilang umaga. Inaawat nitong si Bianan na si Josepina at imbes na tumigil ay kumuha lang itong takalim at sinaksak itong kanyang Bianan at yung asawa at nung makita yung kanyang anak. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Joanna Altising nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at consistent number 1 Bombo International News. Pumanaw na ang dating presidente ng South Korea na si Roh Tae-woo na isang decorated war veteran na nagsilbi ng malaki pero kontrobersyal na papel sa transition patungo sa democratic elections mula sa pamumuno ng mga authoritarian leaders. Inanunsyo ng opisyal ng Seoul National University Hospital ang pagpanaw ng 88-anyos na dating pangulo pero hindi naman tinukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Magugunita na mula noong 2002 ay kumina na ang kalusugan ni Roh matapos na sumailalim sa surgery dahil sa prostate cancer na sinundan pa ng ilang beses na pagkakahospital sa mga nakalipas na taon. Magugunita na si dating Roh ay dating coup conspirator pero kalaunan ay nahalal bilang presidente. Bago pa man matapos ang kanyang political career ay hinatulan pa siya ng pagkakabilanggo dahil sa treason at corruption. Ipinanganak siya noong Disyembre 4 taong 1932, anak ng isang mahirap na magsasaka sa Talsong County. Malapit yan sa southeastern city ng Taegu. Nag-aral siya sa Korean Military Academy sa Seoul at kalaunan dumalo sa Psychological Warfare Course sa Fort Bragg, North Carolina. Nagsimula ang kanyang military career noong 1950 hanggang 1953 sa kasagsagan ng Korean War at siya ay kalaunan naging commander naman ng combat unit sa Vietnam War. Sa mga sandaling ito, sabayan niyo po kami sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata.
Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 60 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fast! Pa-radio! Bombo! Bombo.